1, ayan, may sasagutin lang po akong mga tanong kasi may mga nag-message sa akin at saka kahit yung mga nami-meet ko somewhere, nagtatanong sa akin ano daw nangyari sa akin sa aking pag-YouTube. Ito po ang aking isasagot. Unang-una po, gustong-gusto ko talaga magpatuloy sa aking pag-YouTube kasi sayang din, nasa 8,000 na ang aking followers. Tapos dati naman po ay okay naman ang kanyang revenue sa aking YouTube channel. Kaya nga lang po mga kaibigan, since nag-umpisa, actually May nakatusan 22, naka-receive na ako ng messages mula sa AdSense o sa YouTube na nang dahil daw sa giyera sa Ukraine ay pinospon daw nila yung mga ads, yung mga ganun, yung mga revenue, yung parang hindi ka nakikita dahil aywan ko, basta ang nakalagay lang, siguro marirelate niyo yan, lalo na yung mga YouTuber dyan, na nakalagay nang dahil sa giyera. Ayan po, nawalan po ako ng gana sa aking parang nawalan ako ng gana sa kakagawa ng mga content kasi syempre, gagawa ka ng mga content, pupunta ka kung saan lugar para lang makagawa ka ng mga video, tapos magluluto ka nga ng mga kung anong pagkain kasi nga ang aking channel naman is about cooking and about places here in Sweden. Yun po ang about my channel, cooking and places in Sweden. Ayan, yung free time ko, yun po yung ginagawa kong mga content. Pero po, since 2022, May at June, doon po nawalan na ako ng pag-asa kasi minsan kumikita po yung aking YouTube tapos mga 1 or 2 days, mawawala din lahat ng kinikita ko. Hindi ko alam kung bakit. I cannot answer that. That's YouTube who's doing things like. At saka syempre, doon din po ako sa mga nakikipag-watch, watch to watch, yung parang mga ganyan ba. Yun po ang aking ginagawa sa aking pag-YouTube. Pero po, aside of that, hindi ko naman po alam, saka mag-isa lang naman din po ako. Hindi ko alam kung anong gagawin ko para po maging maayos ulit ang aking YouTube channel. Kasi nga, since June 2022, hindi na po ako nakakasahod kay AdSense. Nakasahod ako once noong December, pero kunti lang, mga 100, magkano lang ba yun? $110 yata yun. And, I mean, from June 2022 hanggang ngayon, June 2023 na, 1 year na po siya mga kaibigan. Isang beses lang po ako sumahod ng $110. Yan po, noong December lang. Unlike before po mga kaibigan, bago nag-yera, ay nakakatanggap po ako ng medyo malaki-laki. Nakakatanggap po ako ng mga... kasi po hindi US dollar ang natatanggap po, hindi Swedish krona. Dahil dito ako sa Sweden naka-base. So, dati naman po nakakatanggap ako ng mga 4,000, 5,000, 6,000, 7,000. So, times 5 po yan sa Philippine peso. So, malaki-laki po dati ang aking natatanggap na pera galing sa YouTube. So, talagang parang ma-encourage ka talaga gumawa mga content, mag-edit, ng ganon. Pero ngayon po, isang taon na po ako, isang beses lang po ako nakasahod at napakakunti lang po. Kaya, diyan po nawawala ang aking gana. Actually, nag-try pa rin po ako na mag-upload ng mga video, gumawa pa rin ako ng mga video. Almost 9 to 10 months, gumagawa pa rin ako ng mga video. Every second day, talagang yung parang naka-schedule na sila. Every second day talagang lumalabas po ang aking video. Even, hindi na po ako sumasahod sa YouTube. Pero po, this time, yung parang, lalo na ngayon, nabalian po ako ng tuhod dahil po ako ay nadulas sa aking trabaho.
gusto ko lang gumaling uli kasi hindi nga ako makapaglakad maayos kung wala akong tungkod. So, actually, marami akong time mag-YouTube. Kaya lang, siyempre, pag lumalabas ako para i-exercise aking paa, hindi po ako pwedeng humawak ng camera kasi dalawang tungkod ko. So, hindi po ako makahanap ng time na para mag-video-video. At saka magluto-luto po dyan kasi, at saka sayang mga kaibigan, biruin mo, isang taon na ako hindi sumasahod sa YouTube. So, talagang nakakapanghinayang dahil nga, alam niyo naman kung gaano kahirap din maging YouTuber. Lalo na tayo, hindi naman tayo katulad nila ng mga ano ng mga famous diyan, wag na natin pangalanan. 'Di ba? Ang dami naman natin mga kababayan ng mga famous talaga sa as a YouTuber, 'di ba? Marami din naman ako mga pinapanood ng mga YouTuber kahit sa Amerika, sa iba-ibang bansa, sa Pilipinas. Talagang ano sila, yung malaking-malaki talagang kinikita nila. Hindi ko alam kung paano, pero siguro ano lang yan, swertihan lang yan ba sa ano, swertihan lang yan pagdating sa pag-YouTube. Kahit siguro anong gawin mo. Kasi ang sabi nila pag naging ano ka naman daw, yung parang tuloy-tuloy naman daw yung pag-upload mo ng mga video, makikita ka ni YouTube na ano ka talaga seryoso. Talaga mga kaibigan, almost 1 year talaga ako nag-upload ng video every second day. At saka same time po yan. Kasi nag-i-edit po ako ng mga video, tapos inaano ko siya talaga, very important na ilalabas siya every second day, tapos exact sama, same time siya, 12 o'clock sa Pilipinas, ganoon, 6 o'clock dito, yun po ang nakaschedule talaga sa aking mga, ano, sa aking mga video. Pero since na hindi na po ako sumasahod, tapos minsan sa isang buwan, kumikita ka dyan ng, I don't know, $4, $5, max $10 ang kinikita mo sa isang buwan. Tapos bigla na lang, hindi ko alam kung anong mayroon sa YouTube, na bigla na lang after 2 days, mawawala na lang, siguro matitira mga cent na lang, yung parang mga 50 cent US dollar. Ano gagawin natin dyan? Kasi mga kaibigan, alam po natin lahat, lalo sa mga nag-YouTube, na ang AdSense po, hindi siya nagbibigay ng sahod hanggat hindi mo na achieve yung minimum nilang $100. Yan po, pag hindi mo talaga na-achieve yan, yung po, ibig sabihin ha, hindi yung nakalagay sa revenue, kundi kung magkano ang papasok sa inyong AdSense account. Yun po, pag umabot po yun ng $100, yun po ay ibibigay sa'yo ng ano, YouTube. Pero po, kahit kumita pa kayo ng, just example ha, kahit kumita pa kayo ng 150 or $3,000 sa iyong revenue sa YouTube channel, as long as hindi po yan siya pumapasok sa inyong AdSense account, hindi po yan sa inyo bibigay ni YouTube. Alam po natin yan. So, dyan po ako na nawawalan ng kagana-gana kasi masyado kang nag-i-effort para lang sa 1 cent, sa 5 cent na yan. Tapos, bigla na lang, pag nakaipong ka na ng matutuwa ka na, oh, baka few weeks, baka ito maka 100 na ako. Mga kaibigan, hindi po totoo yan. Kasi kinukuha ka agad yan din ni YouTube. Talagang walang tinitira sa'yo. Alam, kasi marami naman din ako mga nakakausap ng mga YouTuber. Yung mga pinafollow ko, nakikipag-chat o nag-comment ba ako? Kayo din ba, sabi ko, na binabawasan ba din yung revenue ninyo ni YouTube? Ganon din po sila mga kaibigan, hindi lang po ako. So, ang ano lang po, ang masaklap lang po, sa dami-dami niya ng YouTuber, parang ako lang yata yung kikita ka ng $5, kukunin sa yung $4. Paano ako makakaabot ng $100 niyan mga kaibigan? Sa isang taon nga, katulad ng sabi ko, May pa lang, June pa lang, wala na akong sinasahod. June na ngayon. So, 1 year na, isang business pa lang po ako sumahod. At magkano lang naman po ang sinahod ko? $110. Yun lang po ang sinahod ko sa isang taon. Diba? Talagang
super lugi po talaga ako. Kasi kung saan-saan kami nagpupunta, nagpapadrive ako sa aking fiance, kung saan-saan ka ako nagpapadrive para lang maipakita ko yung mga magagandang lugar, dahil nga, tulad na sabi ko, yung channel ko is about cooking and about showing beautiful places in Sweden. Kung saan-saan po ako nagpapadrive sa kanya para lang makakuha ako ng magagandang content. Tapos, kulang pa sa isang araw na pagdadrive namin sa gasolina, kulang pa yung sinasahod ko sa isang taon. I mean, hindi unfair, at sa I feel really down about that, na parang inapakan yung pagkatao ko, yung inapakan or binabaliwala yung mga effort ko sa YouTube. Kaya ayan po ang dahilan kung bakit nawawalan po ako ng gana na mag-ano. Pero from time to time po naman, mga kaibigan, katulad kagabi, hindi ako makatulog kagabi dahil masakit yung tuhod ko. Dahil nga, di ba sabi ko nga, nabali yung tuhod ko, nabasag yung ano, may mga gamot ako. Pag hindi ako makatulog kagabi, so ang ginawa ko, nag-edit po ako ng video at ako'y nag-upload ng video sa YouTube. Pero hindi ko po yan na iniisip na kikita ako. Kasi dati talaga, sasahod ka ng 20,000, 30,000, 40,000 pesos a month. Ngayon, magkano lang sinahod ko sa isang taon, di ba? So, yun po ang dahilan. At sana po maintindihan ako doon sa mga nagtatanong sa akin at sa mga followers ko. Hindi ko po bibitawan ang YouTube. Hindi ko sinasabing bibitaw ako sa YouTube. Laylo lang ako at saka naghahanap ako ng courage sa sarili ko na ituloy ko ang aking pag-YouTube. Maybe not now, pero balang araw, mga kaibigan, itutuloy ko rin yan. At sana lang naman, huwag nang gawing dahilan yung gyera sa ibang bansa. Kasi hindi naman po ako nakatira doon sa lugar na yun. Bakit ako pinapadala ng mga ganyan, ng mga message na dahil sa gyera doon ay hindi na ako nababayaran. Hindi naman po ako nakatira doon sa lugar na yun. At saka, mga kaibigan, na nakalagay naman doon, hindi nababayaran yung advertise, kasi nga baka daw kung ano nung klaseng advertise ang pinapakita ko sa channel ko. Hindi naman po ako gumagawa ng advertise sa channel ko, kundi YouTube mismo. Kung anong sila naman talagang kumikita ng malaki yan, alam naman po natin yan. Kasi bago po ako nag-YouTube, nag-review din naman ako. Magkano lang naman, halimbawa, so, kumita ako sa YouTube ng, sabihin na natin, 1,000 krona. Ang bibigay lang naman niya sa akin, ilang percent lang naman. Ang YouTube talaga ang kumikita. Ang YouTube talaga kumikita sa ating mga ano, sa mga content natin. Kung magkaano lang, mga kaibigan, ang binibigay sa atin na persento ng YouTube, yun lang naman po sa atin. Kaso, mga kaibigan, hindi lang sa kakaunti nang alang ang binibigay nila sa atin na porsyento. Binabawas pa talaga nila. Mayroon talaga sila yung kaltas day. Alam natin yan lahat. So, ayan lang po nakakasama ng loob ko. Kasi hindi naman po ako nakatira doon sa lugar kung saan may gera. Kung bakit pati ako nadadamay, di ba? So, masyado po akong nalulugi na, luging-lugi na talaga, mga kaibigan. Laki na rin ang gastos ko. Siyempre, mahal kaya ang mga pagkain ngayon, di ba? Mahal mga ingredients, mahal. Tapos mag-edit ka pa. Effort ka talaga ng husto. Tapos, wala kang kikitain. Isang taon, isang beses ka kumita at magkano? $110 sa isang taon, mga kaibigan. Masyado naman yata ang nakakapangliit sa pagkatao natin, di ba? I mean, sa akin, kaya hindi naman lahat ng YouTuber ay ganyan ang nangyayari. Alam ko, marami dyan, mga million-million ang kinikita every month. Hindi ko alam kung paano. Pero, yung sa akin lang, mga kaibigan, kaya yun ang dahilan kung bakit nawalan po ako ng gana. Kasi masyado po ako natalo sa aking pag-YouTube. Natalo in a way na, di ba, sabi ko nga, kung saan kami nagpupunta, mahal ang diesel, mahal ang mga pamasahe. Tapos, siyempre, ang effort mo na magpunta sa ibabang lugar, tapos ang effort mo na mag-shopping, magawa ng pagkain, o sabihin natin, pagkain din yan, kakainin ko rin yan. Pero I mean,
'di ba? Siyempre mag-vlog tayo. Bibili din tayo ng mga pagkain na hindi naman yung talagang usually kinakain natin daily, 'di ba? Ginagawa po natin 'yan kasi para mayroon po tayong magawang content. Ayun po ang ibig kong sabihin. So kaya ayan po ang sagot ko sa aking mga followers kung bakit hindi po ako nag-YouTube ngayon ng ano, dire-diretso. Kasi, ayan, masyado po akong malaki na ang nalugi talaga. Isang taon na po ako nalulugi. Kaya, magpahinga muna ako. At sana, alam naman siguro ni YouTube na hindi ako nakatera doon sa mayyerang lugar. Nandito ako sa Sweden kasi alam naman nila kasi syempre, di ba, naka-ano naman ako, naka-registered naman kung saan ang tax payer o ganun. Isa lang naman ang address ko. So, hindi ko alam kung bakit ginawa na lang dahilan ng dahil sa gira na yan. Eh, alam ko naman may gira sa buong mundo kung saan-saan. Bakit ang daming parang YouTuber na kumikita ng malaking pera? Bakit ako lang naman, baguhan pa lang ako. Kailan lang ako nag-umpisa mag-YouTube? 2021 lang ako nag-umpisa mag-YouTube. So, 2 years pa lang po ako nag-YouTube. Tapos, isang taon po ako hindi kumikita. dahil daw sa gira, hindi ko alam kung bakit. Ayan, pinatikim lang naman ako ng maganda nung umpisa pa lang. Kasi, siyempre kumit. Sumasahod din ako ng maganda din ang sahod ko ng ilang buwan din. Kaya, ayun, hindi ko alam. Siguro, mga first time ko siguro nakasahod October, November, December, January, February, March, April. Tapos May, hindi na ako sumahod. So, mga 7 months po sumahod ako. At okay na okay po talaga ang sahod dati sa YouTube. Hindi sinasabing kaya na mabuhay ang kaya na bayaran ng mga bills ko, pero at least ano, extra income po siya. Lalo na ako, ang dami kong mga bayaran dito at saka sa Pilipinas, ang dami kong bayaran. So, parang extra income na. Kaso ngayon, parang naging pabigat pa sa akin ang pag-YouTube dahil nga po sa ginagawa sa akin ni AdSense na yan. So, hindi ko alam. Wala naman po akong mga violations kasi kung may mga violations ako, dapat may mga message sila sa akin na, oh, ganito, ganyan, ito ginawa mo, ito bawal, ito. Wala naman po. At saka, di ba, pag hindi naman approve ang iyong mga video, dapat hindi mo maiuon ang iyong monetize, yung ano ba, yung green US dollar sign. Hindi maiuon yan. Pag may violation po ang ating mga video, naka-red po yan siya, o di kaya naka-orange. Pag yan po, once na na-on mo at naka-green, ibig sabihin po siya, at saka nabibigay naman sila ng message, ang video na in-upload mo is approved. Walang violation. Every time po yan na mag-upload ka ng video, mayroon po yan confirmation sa YouTube. So, wala po akong violation na kahit ano dyan. Kasi chinecheck ko rin yung mga video ko. Kahit pa yung luma. Kasi mali natin, mayroon rin kasing nag-claim after months or years, di ba? Na, may narinig kami, o may nakita kami na ganyan. Chinecheck ko talaga yung mga video ko. Wala po akong nakikita, may violation po ako doon. Wala pong red na kahit isa. Sa lahat po, almost 500 o more or less 500 videos ko na sa YouTube channel. Wala po akong violation na kahit isa doon. So, lahat po yan ay approve. Ang hindi lang po i-approve sa akin ni YouTube ay yung bayaran, yung mga ano, kung may mga watch hours naman po ako, may mga marami naman po nanonood sa aking mga video. So, hindi ko lang alam. Yan po ang sagot sa inyong mga tanong. Thank you very much, guys. And sana po huwag kayong magsasawa kahit hindi na po ako nag-upload every second day. Itatry ko pa rin po siya, pero kailangan ko lang po ng courage. Kailangan ko lang po talagang ano yung sarili ko. Kasi na-down talaga ako ng husto dahil sa ginagawa sa akin ng YouTube. Kaya, ayan, masama po ang loob ko dahil dyan. So, pero hindi po ako bibitaw, mga kaibigan. Kaya sana po, mga kaibigan, panoorin nyo pa rin po ang aking mga video na nandyan na sa YouTube kasi marami na rin yan, more or less 500 videos na rin po yan na nai-upload ko in 2 years.
So, sana po panoorin pa rin ninyo at mag-like po kayo, mag-comment sa mga video ko para naman mapansin din ni YouTube na kahit paano naman eh may nanonood pa rin naman sa aking mga video. Ano po, maraming salamat at sana nasagot ko ang inyong tanong. At ako, magbabalik din po ako. Hindi naman po talaga akong totally bumibitaw, pero I just need time. Yan po mga kaibigan. God bless! Ingat po kayong lahat. Bye!